kasama rin sa mga palabang babae na sinampahan ng gawa-gawang kaso. Nakakabahala dahil terorismo na ang turing sa pag-uun yun. May indoctrinate at marerecruit lamang ng mga kaliwang grupo para mamundok. First of all, Madam Speaker, pagbati sa ating presiding officer, Deputy Speaker Rhea Vergara, it's good to see you there. Madam Speaker, kalagayan at paglaban ng manggagawang kababaihan sa Pilipinas ang aking speech. Madam Speaker, aking mga kapwa kinatawan sa kapulungang ito, isang palaban at makabayang pagbati sa inyong lahat. Noong Marso 8, ginunita ng buong mundo ang International Working Women's Day upang magbigay pugay sa mga kababaihang manggagawa na nangahas na kumilos at lumaban para sa kanilang karapatan para sa nakabubuhay na sahod at maayos na kalagayan sa paggawa. Ngunit mahigit 100 taon na ang lumipas, ganito pa rin ang panawagan ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nananatiling sadsad ang sitwasyon ng mga manggagawang kababaihan. Simula pa lamang ng unang kwarto ng taon, tila nasa gitna ng dilubyo ang ordinaryong Pilipino dahil sa nagtataasang presyo ng pagkain, langis, pamasahe, kuryente, tubig, kawalan ng nakabubuhay na sahod at buwanang sweldo sa buong bansa. Dumaraming walang trabaho, kawalan ng kabuhayan, at sadsad na ekonomiya sa kabuuan. Maraming kababaihan ang nawalan ng trabaho at kabuhayan. Tinatayang nasa 2.2 million ang walang trabaho noong Disyembre 2022, kung saan 1.06 million ay kababaihan. Pasan-pasan pa ng kababaihan ang tumitinding krisis na siyang nagiging dahilan upang ang sektor ay mas maging vulnerable sa karahasan at pang-aabuso. Sa kabila ng mababang pasahod at masahol na kondisyon sa paggawa, walang magawa ang mahihirap kundi pumasok sa mababang kalidad ng trabaho, nananatiling kontraktwal at walang benepisyo. Makahanap man ng trabaho, vulnerable pa rin ang kababaihan sa abuso at eksploitasyon. Lalo't nagpapatuloy at mas tumitindi ang kontraktualisasyon para sa murang lakas paggawa. Ayon sa Integrated Survey on Labor and Employment 2019-2020, nasa 330,780 ang kababaihang hindi regular o non-regular na nasa empleyo ng kumpanyang may 20 manggagawa pataas. Iba-iba man ang katawagan, probationary workers, casual, contractual, project-based, seasonal, apprentices, learners. Sa esensya, lahat sila ay nasa fleksibleng paggawa. Pinakamalaki nito ay nasa empleyo ng malalaking kumpanya na may 200 o mahigit pa na manggagawa na naitala sa 249,611. Mas marami ring iniempleyong non-regular sa malalaking kumpanya. Halimbawa, sa kumpanya na may 200 o mahigit pang manggagawa, 15% ang non-regular workers kumpara sa kumpanya na may 20 to 99 na manggagawa, kung saan nasa 11% ang non-regular workers. Madam Speaker, nakakagulat ang datos na ito. Ngunit hindi pa nito nasasaklaw ang kabuuang bilang ng kababaihang kontraktwal dahil sa bisa ng Department of Labor and Employment, Department Order 174. Maaaring maging regular ang mga manggagawa sa mga manpower agencies
kung kaya't hindi nito itinuturing na kontraktwal ang mga agency hired. Pero sa realidad, tulad ng iba pang kontraktwal, marami sa kanila ay napakababa ang sahod at walang benepisyo. Imbis na tiyakin ng gobyerno ang trabaho ng mayorya ng mga manggagawa, mas pinapaboran nito ang mga malalaking kumpanya na nag-eempleyo ng mga kontraktwal na manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tax incentives at pagpapababa ng buwis sa ilalim ng CREATE Law, kung saan pinababa pa ang corporate income tax mula 30% patungong 20 to 25%. May batas tayo para tiyakin ang kita sa mga malalaking kumpanya, pero walang matibay na sandigan ang mga manggagawa na magtitiyak ng seguridad sa trabaho at nakabubuhay na sahod. Dahil sa ganitong kalagayan, lumobo ang bilang ng kababaihang napipilitang pumasok sa impormal na paggawa. Ayon sa UN Women, mahigit 6.6 milyong kababaihan ang nasa impormal na ekonomiya, na kung saan walang regulasyon kaya't mababa ang kita at halos walang proteksyon sa paggawa. Ayon naman sa Ibon Foundation, nasa 21.5 million ang kabuuang bilang ng nasa impormal na sektor noong nakaraang taon. At kabilang sa informal sector ay ang domestic workers, kagaya ng kasambahay na nasa 2.1 million, self-employed na nasa 13.4 million, at own account, family-operated farms or businesses na nasa 6 million, ngunit 4.4 million dito ay nabibilang sa unpaid family workers. Binubuo nito ang 43.2% o halos kalahati ng kabuuang bilang ng nasa empleyo. Ang pag-usbong ng impormal na paggawa ay bunga ng kakulangan ng disenteng trabaho at mababang pasahod sa ating bansa. Sa impormal na trabaho, mas nagiging vulnerable ang kababaihan sa mga economic shocks dahil kalakhan ay walang social insurance at iba pang panlipunang proteksyon. Ayon sa Gender Gap Report noong 2022, mas mababa ng 50% ang sahod ng mga kababaihang manggagawa na nasa low-skilled occupations. Madam Speaker, bukod sa laganap na kontraktualisasyon at kawalan ng regular na trabaho, mas lalong nababaon sa krisis ang manggagawang kababaihan dahil sa napakababang sahod dito sa ating bansa. Sa lumipas na ilang dekada, walang signifikanteng pagtaas ng sahod. Sa katunayan, ang natatanging tumataas lamang ay ang presyo ng mga bilihin, bunga ng mataas na tantos ng inflasyon sa ating bansa. Nakapako sa itinakdang minimum na sahod ang natatanggap ng mga manggagawa, lalo na ng mga kontraktwal. Kung hindi man, mas mababa pa. Umabot sa 8.7% ang inflation rate noong Enero 2023. At naghudyat ito ng mas lalo pang pagtaas ng presyo ng bilihin, utilidad at iba pang pampublikong serbisyo. Kaya naman, sa National Capital Region, NCR, na may 570 ang minimum wage, ang totoong halaga na lang nito ay katumbas na lamang ng 482 pesos. Sa BARM, kung saan nasa 341 pesos ang minimum na sahod, nasa 285 na lamang ang tunay na halaga nito. Sa Bicol, 273 pesos na lamang ang tunay na halaga ng minimum wage na 345 pesos. Sa kasalukuyan, nasa 1,161 kada araw ang kailangan ng isang pamilyang may limang miyembro para mabuhay. So, 1,161 pesos ang kailangan para sa may limang miyembro, no? Para mabuhay, malayong malayo ito sa 570 pesos na minimum wage sa National Capital Region pa lamang. Sa komunidad, sinasabi ng mga kananayan na kapag nabaryahan na ang 1,000, hindi na nila namamalayan at nauubos na agad ito dahil sa mahal ng mga bilihin.
Madam Speaker, this representation cannot see the logic of having different or lower wages in regions wherein the prices of goods and services are much higher. Mas mababa ang sahod sa ibang rehiyon, pero mas mataas naman ang presyo ng mga bilihin. Ang malala pa rito, nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng 14 na taon. Ngunit, imbis na pakinggan ang hinaing ng mga manggagawa hinggil sa sahod at seguridad sa trabaho, pinalala pa ng gobyerno ang atake sa mga union at organisasyon ng mga manggagawa. Batay sa datos ng Bureau of Labor Relations ng DOLE sa unang kwarto ng 2022, mahigit 4.8 million o 10.6% lamang ang organisado o kabilang sa union o organisasyon, asosasyon o federasyon ng mga manggagawa. Napakaliit din ng bilang ng mga may existing na Collective Bargaining Agreement o CBA na nasa 0.79% lamang ng kabuuang bilang ng organisadong manggagawa. Napakahalaga ng papel ng mga union ng manggagawa sa maliliit sa pagigiit no ng mas mataas na sahod at pagtiyak ng mga benepisyo. Ngunit pababa ng pababa ang bilang ng mga union sa ating bansa at mas bumaba rin ang partisipasyon ng mga kababaihang manggagawa dito. Mula 2004 hanggang 2020, papaliit ang bahagi ng kababaihang manggagawa na miyembro ng union mula 14.3% noong 2004 patungong 6.17% noong 2020. Laganap ang union busting sa ating bansa at naging instrumento ng gobyerno at mga malalaking kumpanya ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC upang i-red tag at pigilan ang mga manggagawa na mag-organisa. Nakakabahala dahil terorismo na ang turing sa pag-uunyon. Ayon sa mga miyembro ng union sa Southern Tagalog, nakakaranas sila ng matinding red tagging at harassment dahil sa pagiging unionista. Pinupuntahan sila ng NTF-LCAC sa kanilang mga bahay at pinipilit na mag-disaffiliate sa Kilusang Mayo 1, isang progresibong organisasyon ng mga manggagawa. Malinaw itong pagyurak sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa at igiit ang kanilang karapatan na matagal na ipinagkait ng ating gobyerno. Ngunit sa kabila ng paghihirap ng nakararaming Pilipino, walang kibot ang Administrasyong Marcos Jr. sa hinaing ng mamamayan. Imbis na i-certify as urgent ang pagpasa ng mga makabuluhang batas sa pagtaas ng sahod at pagkakaroon ng seguridad sa trabaho, ginawa nitong prioridad ang pagpapasa ng mga anti-mamamayang polisiya tulad ng charter change o CHACHA. Habang niluluto ang CHACHA para busugin ang mga dayuhang mamumuhunan, kumukulo naman ang tiyan ng mahihirap. Muling iginigiit ng Gabriela Women's Party sa plenaryong ito na hindi sagot ang CHACHA sa mga suliranin ng ating bansa. Hindi sagot ang CHACHA sa nagtataasang presyo ng bilihin at utilidad. At lalong hindi sagot ang charter change sa kawalan ng trabaho at nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawa. Dagdag sahod, hindi CHACHA ang panawagan ng manggagawa't kababaihan. Madam Speaker, aking mga kapwa kinatawan, tungkulin natin na iangat ang kalagayan ng mga manggagawa't kababaihan sa pamamagitan ng pagpasa ng mga panukalang batas na magdudulot ng signifikanteng aumento sa kanilang sahod at magsasaayos ng kanilang kalagayan sa mundo ng paggawa. Sa kabila ng tumitinding krisis, mas lalo rin tinindi no, ang paglaban ng bawat manggagawa para sa kanilang karapatan. Sa pagdiriwang ng International Working Women's Day
at National Women's Month. Kaisa ang Gabriela Women's Party sa panawagan para sa nakabubuhay na sahod, seguridad sa trabaho at ligtas na paggawa. Mabuhay ang mga kababaihang manggagawa, mabuhay ang kababaihang Pilipino. Magandang araw, Madam Speaker, sa mga kapwa kinatawan at sa ating mga kababayan. Noong nakaraang ikawalo ng Marso ay pinagdiwang natin ang pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Pagpupugay din sa ating bisitang mga public school teachers mula sa Alliance of Concerned Teachers National Capital Region Union. Sa araw na ito, kinikilala natin ang lahat ng mga kababaihan sa buong mundo, lalo na ang mga nanay, mga natay, mga ate, mga mamshi at beshi, at lahat ng Pilipinang araw-araw na kumakayod sa loob at labas ng bahay. Ang komemorasyon ng Marso 8 ay hindi lamang sa mga kababaihan. Para rin ito sa sinuman, anuman ang kasarian, na naniniwalang tangan ng kababaihan ang kalahati ng kalangitan at nakikipaglaban para isulong ang lipunang kinikilala ang katotohanan ito. Inuugat ng mga historyador ang kasaysayan ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan sa malalaking demonstrasyon ng kababaihan sa iba't ibang bansa upang itulak ang disenteng pasahod at karampatang benepisyo, maayos na mga kondisyon sa paggawa, mga karapatang sibil gaya ng karapatang bumoto at iba pa. Ang International Women's Day o natatanging araw upang patingkarin ang mga kausang ito ay unang formal na sinagawa noong Marso 19, 1911. At higit 1,000,000 ang lumabas sa mga protesta sa mga lansangan sa iba't ibang bansa. Noong Marso 8, 1917, pinuno ng mga kababaihang manggagawa ang lungsod ng Petrograd, Russia, sa isang higanteng protesta para sa tinapay at kapayapaan. Mga panawagang tapusin na ang World War I at aksyonan ng gobyerno ang masidhing krisis sa pagkain at kahirapan. Ang 1917 International Women's Day ay kinilala simula noong bilang isang nagsindi ng mitsa upang mapaalis ang tsaristang pamahalaan at simulan ang Russian Revolution. Simula ng 1945, naging International Women's Day ang termino para sa araw, bagamat markado pa rin ito ng mga malalaking pagkilos. Hanggang sa kasalukuyan, ang laban para sa tinapay at kapayapaan ay buhay na buhay pa rin. Ito ay dahil sa kasamaang palad na naririto pa rin ang mga kondisyon, mapang-api at nagpapahirap sa mga kababaihan. Alam naman po natin na karamihan sa mga guro ay kababaihan. Kung kaya, nais ko po sa kanila na lumaban para sa disente at nakabubuhay na sahod. Para sa mga guro at kawaninang edukasyon, para sa malayang unyonismo, para sa benepisyo at iba pang mga karapatan. Doble ang katayuan ng mga babaeng guro bilang mga tagahubog ng kabataan at kabahagi sa pagbubuo ng bansa. Kinikilala natin ang malaking papel nila sa paaralan at ang walang sawang pagtuturo sa kabila ng kakulangan ng sahod, labis-labis na trabaho at kawalan ng sapat na suporta sa kanilang profesyon at sektor. Lagpas pa sa mga suliraning ito ang pag-atake ng mga ahente ng Estado sa kanila at ang kanilang mga unyon at organisasyon. Ayon nga sa datos ng ACT-NCR Union, 92% ng mga guro ay kumikita ng mas mababa pa kaysa nakakabuhay na sahod. Marami sa kanila ay breadwinner ng pamilya at madalas ay may utang pa upang makaraos lamang sa araw-araw na mga gastusin at mataas na bilihin. Idagdag pa ang matinding inflasyon na nararanasan ngayon. Dahilan upang mas lalo po silang
maghigpit ng sinturon at kumapit sa loan sharks. Ang teacher na may lisensyang profesional at dumaan sa mahaba at teknikal na pagsasanay, mas mababa pa ang kinikita kaysa sa ibang tao, kabilang nga na nasa trabahong mas mababa pa ang kwalifikasyon. Ito pa rin ang panawagan ng mga guro, Madam Speaker. Kailangan na ang pinakakagyat na panahon ang magkaroon ng dagdag sahod dahil hindi na ito nakasasapat sa tindi ng inflation at crisis. At para sa pandemic period, na utang ng pamahalaan sa kanila. Maglaan din dapat ng sapat na pondo upang mabayaran na ang 77 days overtime pay ng mga guro noong pang 2020. Ibigay na ang delayed na 2021 performance-based bonus o yung tinatawag nilang PBB. Pati na rin ang 5,000 na kulang sa service recognition incentive pay at Christmas rice allowance. Dagdag dito ang particular nilang hinaing sa atin dito sa Kongreso, isa batas na dapat ang iba't ibang mga panukalan natin, particular ng ACT teachers at makabayan, ukol sa benepisyo at karapatan na nakabinbin ngayon dito sa ating Kongreso. Kabilang dito yung panukalang Public Labor Sector Relations Act, Human Rights Defenders Protection Act, at iba pang mga resolusyon upang sa paglabag sa kanilang karapatan at buhay at seguridad. Biktima rin ang ating mga kaguruan ng lumalalang atake ng Estado sa mga union, sa academic freedom, at patuloy na red tagging. Ang pinakabagong biktima ng pasismo ng Estado ay isang babae, unionista, at coordinator ng ACT Region 7 na si Dayan Gumanaw. Siya ay dinukot at sapilitang winala ng 5 araw ng mga hinihinalang pulis sa Cebu City, kasama rin sa mga palabang babae na sinampahan ng gawagawang kaso, si Professor Lani Flores ng Universidad ng Pilipinas at ang dating presidente ng ACT Region 10 na si Ma'am Ofelia Tabacon. Narito po siya kasama natin ngayon. Bagaman noong December 2021 ay dinismiss ang gawagawang kaso laban sa kanya, kinaharap pa rin niya ang matinding red tagging at banta ng kanyang buhay at napilitan siyang mag-resign bilang guro dahil sa mga atake laban sa kanya at sa kanyang union. Marami pang reports, Madam Speaker, ng mga karahasan, pananakot, surveillance at red tagging sa mga kaguruan. At hanggang sa ngayon, walang napapanagot sa malawakang paglabag ng PNP na ginawa at ginawa pa hanggang sa ngayon na illegal na profiling simula pa noong huling bahagi ng 2018. Madam Speaker, bilang pagtatapos, nais ko pong iparating na patuloy tayong titindig laban sa pangaapi, diskriminasyon at di makataong buhay. Patuloy tayong lalaban para sa karapatan ng bawat nanay, natay, ate, mamshi, beshi, at lahat ng mga Pilipina dahil ito ang mandato sa atin ng ating konstitusyon at ng international laws. Nasa susing posisyon tayo ngayon, Madam Speaker, at mga kapwa ko mambabatas upang tugunan ang mga hinaing na mga kababaihang guro, education sector personnel, at 10 ng sambayanang Pilipino. Mabuhay ang mga kababaihan, lalo na yung mga walang sawang lumalaban para sa bayan at sa kanilang mga karapatan sa kabila ng tahasang atake at pasismo. Mabuhay ang mga kababaihan. Happy Women's Day. Maraming salamat, Madam Speaker. Distinguished colleagues in the 19th Congress, in behalf of more than 600,000 Filipinos who voted for the Duterte Youth Party List, I stand today on a matter of personal and collective privilege. Sa pagbibigay-pugay po ngayon ng ating Kongreso sa mga kababaihan ng bansa, isinama ko rin po ngayon sa plenaryo upang bigyang pugay natin ang matatapang na mga nanay at magulang na hinahanap ang kanilang mga anak na nirekrut ng mga makakaliwang grupo.
upang maging mga kasapi ng mga New People's Army. Narito po tinutulungan at inilalapit ng Duterte Youth Party List sa inyo ang grupong Hands Off Our Children, ang grupong League of Parents of the Philippines, ang grupong Solidarity of Parents and Educators for Empowerment, Peace and Development, at ang grupong Yakap ng Magulang. Sa lahat ng kongresista dito ngayon, sa mga House Secretariat members, mga taga-media at security ng Kongreso, at karamihan ng mga kababaihan dito na may anak at apo na, alam nyo ang journey, ang saya at ang hirap ng pagiging isang magulang. Siyam na buwan mong papalakihin sa iyong sinapupunan at mananalangin na maayos mong maipanganak ang iyong anak. Pagpupuyatan mo ng todo, ang pagbantay sa iyong bagong silang na anak, babantayan mo sa lamok, sa sakit, at hindi mo ito iiwanan. Gagabayan mo hanggang makatayo, makapaglakad, at matutong magsalita, paunti-unti. Aarugain mo araw-araw habang iniisip mo kung paano rin kayo magtatrabaho, kikita, at uunlad sa buhay. Kada birthday ng anak mo, masayang nagdiriwang kayong buong pamilya at nakikita nyo ang paglaki niya. Lahat ng litrato na sa album o nilalagay sa frame, simbolo ng pagmamahal mo. Ihahatid mo sa paaralan at lampas isang dekada mong babantayan sa elementary at high school upang mag-improve ang anak mo, maging handa sa pagkokolehiyo. Tapos pagtungtong sa kolehiyo, may indoctrinate at marerekrut lamang na mga kaliwang grupo para mamundok, lumayo sa piling ninyo ng mga nanay at tatay nila at hindi mo na uli malaman kung makikita mo pa or batay na ba sila. Gaano kasakit ang ganyang dinadanas ng mga nanay at magulang na kasama natin ngayon. Sila ay naririto ngayon upang humingi ng tulong sa atin at sa gobyerno. Hinahanap nila ang kanilang mga anak araw-araw. Gabi-gabi, ito'y sobrang sakit. Sa puso ng isang magulang, dumadaan ang birthday nila at ang mga Pasko, puro luha pa rin at hindi alam kung buhay pa o patay na ang kanilang mga anak. Sa ating pagbibigay-pugay sa mga kababaihan ngayong araw na ito, bigyan pugay natin ang mga nanay at magulang na matapang na hinaharap ang araw-araw paghahanap sa kanilang mga anak. Bigyan pugay natin sila na kanilang tapang at paglaban sa New People's Army at sa mga nag-recruit sa kanilang mga anak. Wala silang security, walang depensa. Ang meron lamang sila ay tapang labanan ang mga nag-recruit sa kanilang mga anak. Ang meron lamang sila ay puso ng isang nanay at magulang na bumabawon pa kada umaga para sa pag-asa na makita pa at kanilang iniluwal at pinalaking mga mahal na anak. Ito po, mula sa mga kasama nating nanay, panoorin po natin isang short 1 minute. Sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal,
pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Tapos sa Duterte Youth Party List at sa inyong mga kinatawan dito sa Kongreso, maraming salamat po sa mga nanay at magulang na ating bisita ngayon. Tutulungan po namin kayo dito sa Kongreso. Palakpakan po natin sila. Majority Leader.